Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkapahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Earl, ang inyong pong camp pastor. At ito ang Philippine Campfire Stories. Tuloy po kayo sa 87th gabi ng San Telmo Society. Kumusta ka na? Sana'y napapakinggan mo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. We are at the tail end of January. Mabilis, no? Isang buwan agad into 2024. Sana everything's going okay sa'yo. I've been inviting listeners na mag-send ng mga sarili nilang versions ng disclaimer natin para makasama sa susunod na episode ng Philippine Campfire Stories. Kung game ka to be part of the next episodes, just record your own version of the Philippine Campfire Stories disclaimer line at isasama natin yan sa mga future recordings ng episodes. Just send your recording to campfirestoriesph@gmail.com. Now, onto our stories for tonight. Una nating makakasama ay si Pinky from Negros Occidental. Siya yung tita ni Alexis from last week's episode at ang kwento niya takes us back to 1990 in then suburban town of Marikina. Hello, Camp Master and kapwa listeners. Ako po ay si Pinky. I'm 50 years old. Sa ngayon, nakatira ako sa probinsya sa mother side, sa Murcia, Negros Occidental. Bagong camp listener pa lang po ako, Camp Master. Ang nag-recommend po sa akin sa podcast ninyo ang pamangkin kong babae na si Alexis. Mag-iisang taon pa lang siyang working student sa Canada at masugid siyang tagapakinig ng podcast nyo. Nagsimula ako maging listener mga month of July 2023. Ang kwento ko po ay way back from 1990s. Freshman college pa lang ako that year at nakatira po kami sa isang tahimik na village sa Marikina. Hindi naman po kalakihan ang lote namin, pero marami kaming iba't ibang klase ng mga fruit-bearing trees. Isang puno ng star apple, isang malunggay, isang papaya, isang malaking Indian mango, maliit na puno ng atis, at isang puno ng kamyas. Sa mga kapitbahay naman namin o sa kahabaan ng street, halos merong mga puno ng mga Indian mangoes sa likod ng bahay o kaya naman mga coconut trees sa harap ng mga bahay nila. Madalas, nakakaamoy kami ng mabangong tobacco smell. Usually, bandang hapon o kaya naman sa gabi. Nag-assume na lang kami na ang mabangong tabako ay dala ng simoy ng hangin na nanggagaling sa isang paghawaan ng sigarilyo sa parang Marikina. According to Google, mga 3 kilometers ang travel distance from our village going to the factory ng sigarilyo. May mga panahon noon na yung tipong malalim na ang gabi, may biglang mangangamoy tabako na parang nanggagaling lang yung amoy sa labas ng bintana. Medyo malapit sa puno ng Indian mango. Dahil nasanay na kami sa amoy, tanggap na namin na nanggagaling lang sa paggawa ng sigarilyo ang amoy tabako. So, no big deal na sa aming pamilya. Isang araw, mga nasa edad 17 years old ako noon, pag-uwi ko galing school mga 4 p.m, nagmano ako kay mama pag-uwi ko at inutusan niya ako agad na kunin ang mga sinampay sa likod. Sabi ko naman sa mama ko, sige po. Pero hindi ko agad ginawa ang pinag-uutos ni mama dahil sinalubong ako ng alaga kong pusa na si Ming Ming. Nawili na ako na makipaglaro kay Ming Ming. Matapos kami maglaro ni Ming Ming ay binuksan ko na ang TV hanggang sa hindi ko na malaya ng oras. Pagtingin ko sa orasan, alas 6 na pala. Tumunog na kasi ng malakas yung recorded kampana ng simbahan at susunod na ang Angel's Prayer na dinig sa buong village. Bigla ko naalala yung utos ni mama, yung sinampay sa likod. Dali-dali akong tumakbo sa likod. Hindi ko na binuksan ang ilaw sa likod kasi medyo maliwanag pa naman, pero nag-aagaw na rin ang paggagat ng dilim. Hindi ko na malayan na sumunod pala sa akin si Ming Ming.
Bago ako makarating sa sampayan na malapit sa Indian Mango, ay madadaanan ko muna ang puno ng Star Apple. Dito ay may nakita na akong parang itim na anino. Pero binaliwala ko ito dahil iniisip ko ang mga damit sa sampayan kung gaano kadami ang kukunin kong damit. Wala man lang akong bit-bit na laundry basket, kaya sa bawat kuha ng damit ay inilalagay ko sa kaliwang braso ko. Pabigat ng pabigat ang mga damit sa braso ko, kaya tinigil ko na ang pagkuha ng damit at niyakap ko ng mahigpit ang mga damit hoping na walang mahuhulog na damit sa lupa. Nakita ko si Mingming nasa ilalim ng puno ng Star Apple. Natawa pa nga ako sa kanya at first kasi nakita kong nakatayo ang lahat ng balahibo niya mula ulo hanggang sa bilugan niyang buntot. Sa mga sandaling yun, napagtanto ko na parang biglang tumahimik ang mga huni ng ibon sa mga puno at parang huminto ng ilang segundo ang paligid. Ang mga tawa ko ay nauwi sa pangingilabot sa buong katawan ko at ang bato ko ay parang kumapal. Pakiramdam ko tumayo ang mga buhok ko. Ang mga mata ni Mingming ay nanglalaki at nakatingin siya sa bandang puno ng Indian Mango. Kumaripas na ako ng takbo pagpasok ng bahay. Tinapon ko ang mga damit ko sa sofa at umupo ako. Nakasunod si Mingming sa akin at nakatayo pa rin ang mga balahibo niya. Nagulat na lang si Mama na tinapon ko ang mga damit sa sofa. Tinanong niya kami kung anong nangyari sa aming dalawa, kung bakit ang putla ng bibig ko at si Mingming ay nakatayo ang mga balahibo. Kinwento ko kay Mama ang nangyari. Habang nagkikwento, doon ko na lang naalala na yung aninong naglalakad na itim na nakita ko ay isang payat, mabalahibo at matangkad na nilalang. Hindi ko na alam kung anong itsura niya. Basta, naalala ko lang ang mahahabang braso at mahabang binti niya. Galing siya sa kabilang bahay at naglalakad siya papuntang Indian Mango. After a few months, one night na maliwanag dahil sa kabilugan ng buwan ay nanonood kami ng TV ni Mama. Medyo malalim na ang gabi at naghahanda na kaming matulog. Pero bago kami matulog ni Mama, nakaamoy ako ng tabako. Wala namang naninigarilyo sa amin. Inisip ko na lang baka galing lang sa kapitbahay ang amoy ng sigarilyo o baka sa factory. Pagkatapos, tinanong ko si Mama kung may naririnig siya na tumatawag na babae. Parang nanggagaling ang boses niya sa kapitbahay namin sa likod. Sabi ni Mama, kanina pa doon niya naririnig yung sumisigaw na babae. Una, naririnig niya na parang kumakatok sa gate. Sabi ko naman kay Mama, narinig ko din yun. Kanina pa kumakatok sa gate. Kawawa naman, baka may curfew siya. Hindi na siya pinagbuksan ng gate o baka naman tulog na ang mga kasama niya sa bahay. At hindi na siya naririnig kumatok kaya minabuti niya na lang na sumigaw at lakasan ang pagkatok ng gate nila. Maya-maya pa ay narinig na namin ni Mama na maingay at parang nagkakagulo sa kabilang street na nasa likod lang ng bahay namin. Sabi ko kay Mama, ano kaya yun? Bakit parang may nangyayari sa kabilang street, Ma? Baka ano na nangyari doon sa babaeng narinig natin sumisigaw? Kinabukasan ng umaga, may kumatok sa gate namin. Isang babae na halos kaedad lang din ni Mama. Ang babaeng ito ay yung kapitbahay namin sa likod, sa kabilang street. Hindi na siya pumasok ng bahay. Sa labas lang ng gate sila nag-usap ni Mama. Nang matapos na sila mag-usap, pumasok na si Mama. Tinanong ko siya kung anong pinag-usapan nila at bakit hindi madrawing ang expression ng mukha niya. Sabi ni Mama, gusto ng kapitbahay namin sa likod na ipaputol ang puno ng Indian Mango. Kwento ng babae kay Mama, late na umuwi kagabi ang anak niyang babae, galing sa party. Kumatok siya sa gate nila. Dahil matagal siyang pagbuksan ng gate, napatingin siya sa puno ng Indian Mango namin. Dahil sa liwanag ng buwan, nakita niya ang isang malaking nilalang na nakaupo sa puno ng Indian Mango. May hawak daw na tabako. Nagsisisigaw na ang anak niya at nilakasan ang pagkatok sa gate nila. Takot na takot ang anak niya babae ng kapitbahay namin. Doon lang daw sila nagising sabay ng mga kapitbahay nilang nagsilabasa na din. Matagal din bago daw mahimasmasan ang anak niyang babae. Mangilan-gilan sa mga kapitbahay nila ay nakakita sa nilalang na nagtatabako sa kabilugan ng buwan.
Naalala ko na pinaputol na lang ang ilang mga sanga ng Indian mango na nag-over the backod na sa kapitbahay sa likod. Sa paglipas ng panahon, unti-unti din namang namatay ang mga puno sa likod ng bahay. Marami pa akong karanasan sa mga kababalaghan, pero sa susunod na lang po ang kwento. Salamat, Campmaster. Hello, Pinky. Salamat sa pag-send mo ng story at pati na din sa pamangkin mong si Alexis na nag-refer sa iyo sa podcast na to. Alexis, libre kita ng tabako pag nagkita tayo. Now, let me describe my recollection of the 1990s kasi yun yung timestamp ni Pinky. Nung bata pa ako, nung early 90s, sobrang liit pa ng mundo ko nun. Kasi walang internet, diba? Sa probinsya namin sa Bulacan, hindi pa kami naabot masyado ng globalization kaya kung ano lang yung nandun, yun na yung alam ko. Tahimik lang pero masaya naman. Yun yung panahon ng mga intermittent brownouts, medyo hindi pa stable ang economy, and the nation is still freshly out of the martial law from the previous Marcos dictatorship. Sa 90s din, patok na patok yung mga balitang Manananggal in the City, yung mga movies na Shake, Rattle, and Roll, and yung mga massacre slasher movies. Di ba may movie pa nga na Marikina Files noong 1990s about a rape slay case sa city nila? What I'm trying to say is, 90s is a totally different time. Dahil walang connection to the internet, everything felt isolated. Do you get what I mean? Like if there is a mystery or murder that is happening, no one will be able to witness unless nandun ka. And looking back, I think that was scary. At sobrang na-capture yun sa story ni Pinky. Yung takot natin sa mga anomalies na gaya ng kapre at aswang ay sobrang prevalent kaya guess ko na yung kapitbahay nila ay nakuhang mag-request na ipaputol yung puno nila. Imagine, Indian mango tree na hindi naman nakatinim sa bakuran mo, gusto mong ipaputol? Kung sa panahon ngayon, medyo absurd pakinggan yung request, di ba? Bakit mo puputulin yung puno na bibigyan ng Indian mango at pati na rin ang lilim sa bahay nyo? Seriously, huwag kayong puputol ng puno. Kayo, campers, what would you do kung may nilalang na nakatira sa puno ng bakuran nyo? Share mo na yung sagot mo sa Q&A section ng episode nito. Tigil muna tayo sa kwentuhan. Magbabalik pa tayo for one more story. That and more coming up next. Sa pagbabalik ng San Telmo Society Radio ng Philippine Campfire Stories, naniniwala ka ba sa premonitions, future visions, green reapers, life after death? Big questions, no? Pero masisilip natin yan sa isang simple story na hatid sa atin ni Ali from Bulacan. Hi, Campmaster. I recently discovered your podcast and now an avid listener, especially when I work. I'm Ali, and this is my first time submitting a story. This story happened noong 2011. Grade 5 student pa ako at that time. To start off, umuwi yung lola ko sa mother's side dito sa Philippines from LA. Mga 30 years na rin siguro silang nakatira doon, kasama ng isa ko pang tita. October siya umuwi since gusto niyang mabisita yung puntod ni lolo dito sa Pilipinas during his death anniversary, which is the same date as my birthday, kaya hindi nakakalimutan yun ni lola. Usually, pag umuwi siya dito, mga 1 month stay lang siya kasi baka hindi na kayanin ang katawan niya yung weather and pollution dito sa atin. Malakas pa naman siya pero syempre precautions na kasi 81 na rin siya at that time. Pero this time, extended yung stay niya kasi uuwi rin yung tita ko from LA kasama yung buong pamilya. Dito sila magsa-celebrate ng Christmas and New Year. Fast forward to January, nagkasakit si Lola dahil sa mga usok nung New Year. Madami pa kasi talaga nagpapaputok noon sa kalsada na kahit nagkulog na siya sa kwarto, nakalusot pa rin yung mga usok. So sinugod na siya sa ospital sa Malolos, Bulacan. Sa Hagonoy pa siya galing since doon kasi yung ancestral house namin
while yung family ko is nagre-rent ng apartment din sa Malolos. After a week, hindi pa rin umaayos yung lagay niya, pero nakakausap pa rin naman namin siya. Nanghihina na siya kasi lumabas na yung ibang issues niya sa katawan na nakatago pala, so parang ngayon nagkasabay-sabay. I still remember the date, January 13, 2011. Maaga akong pumasok ng school kasi may contest ako that day. Si Mama lang naiiwan sa bahay lagi kasi may klase kami pareho ng kuya ko, tapos si Papa may trabaho naman. Ordinary day lang. Maaga ako umuwi around lunchtime kasi tapos na yung contest and pinauwi na ako ng advisor ko. Pagdating ko sa bahay, walang tao. So I figured na baka bumisita si Mama ng ospital. Maya-maya, dumating na si Mama. Pero nagtaka ako kasi kasama niya si Papa, tapos umiiyak siya. Humahagulgol. So tinanong ko si Papa kung anong nangyari and sabi niya, basta ganun na lang daw si Mama nung nadating niya sa ospital. Tapos paulit-ulit niyang tinatawag si Lola habang pauwi sila. Buhay pa si Lola that time. After 1 hour, dumating naman yung isa kong tita from my father's side. Kasi nabalitaan niya yung kay Lola, so bibisita siya tapos sa amin siya magstay kasi galing pa siyang Manila. Dahil na rin sa kaiiyak at pagod, nakatulog na rin si Mama for a while, then nagising siya. And ang weird kasi parang wala na siya sa sarili. Tinatanong niya ako kung bakit ang aga ng uwian ko. Nasaan daw siya? Anong nangyari? Parang yung tanong ng mga may amnesia. Sinagot naman namin siya, like sinabi ko na half day lang ako kasi galing ako ng contest. Tapos sinabi ni Papa na galing sila ng ospital. Naguluhan si Mama kasi wala siyang maalala na pumunta siya ng ospital. Nag-aalala naman kami kasi ibig sabihin nun mag-isa siyang nakapunta ng ospital nang hindi niya alam. What if kung may nangyari sa kanya, diba? Nabanggit din ni Papa na paulit-ulit niyang tinatawag si Lola habang umiiyak. Pagkarinig ni Mama, nag-start ulit siyang humagulgol. Tapos sinasabi niya na patay na si Lola. Gulong-gulo na kami kasi buhay pa naman si Lola that time. I remember my kuya taking a video of this moment para mapapanood namin kay Mama later. Pero nasira na yung phone, so wala na rin kaming copy. Pero we have other witnesses. Yung mga kapitbahay namin na bumisita kay Mama sa kwarto niya para kumustahin siya. Kinabukasan, umuwi ako sa bahay ng lunch break. Umuwi kasi ako ng bahay every lunch dahil literal na katabi lang ng apartment namin yung school. Like yung kusina namin is katabing-katabi ng room ng grade 3. Minsan sa amin kumakain yung friends ko, pero that day, ako lang muna umuwi. Pagdating ko ng bahay, binulita sa akin ng tita ko na wala na si Lola. Siyempre nagulat ako at una kong hinanap ay si Mama kasi nag-aalala ako. Sabi niya, nandun sa kwarto at kalmado lang, pero tulala. Sinabi ni tita na wag ko na muna puntaan at iyan na muna si Papa yung kasama niya. After ng libing ni Lola, nagkakwentuhan kami ni Mama. At sinabi niya na moments before my Lola died, naniginip siya nung araw na yun. Kasama niya doon yung Lolo at Lola ko. Si Lolo standing between the both of them at hawak ang kamay nila. Sinasama daw sila sa pupuntahan niya. Pero sabi ni Lola, ay siya na lang daw dahil kailangan magstay ni Mama sa bahay dahil uuwi pa kami galing ng school. So binitawan ni Lolo yung kamay ni Mama at naglakad na sila palayo ni Lola. Dagdag ko lang sa part na to na si Papa yung huling nagbantay kay Lola sa ospital bago siya mamatay, at nakwento niya rin sa amin na during her last moments, nakikita niya si Lola na nakataas yung kamay at parang may inaabot. Ma? Bakit? May kailangan ka ba? Tanong ni Papa. Papang! Ang tanging sinabi ni Lola. Yan ang tawag namin kay Lolo. Doon na-realize ni Papa na baka hindi na magtagal si Lola. Pagkaraan ng ilang oras, nawala na siya. I don't know if pangitain na ba nung nangyari kay Mama, pero I believe na nangyari sa kanya to para pag dumating sa kanya yung news na wala na si Lola, hindi siya sobrang mabigla kasi nga may heart condition siya. So para maiidiin na rin siya kahit papaano, pero that day na nag-iiyak siya, sobrang hirap pa rin siyang huminga. Sobrang nag-alala kami kasi baka kung anong mangyari, pero mabuti naman ay wala. Ayun lang, Camp Master, hindi naman talaga siya nakakatakot, pero ang weird lang to witness it personally. Interesting din, pero
Siyempre, hindi ideal yung situation. Thank you for reading my story. And sana mapili para ma-share sa podcast. Apologies din po kung medyo mahaba. More power to your podcast. God bless. Hi Ali! Salamat sa pag-send mo ng story at syempre shoutout sa mga fellow Bulaqueños ko na nakikinig sa episode na ito, like si Ali. Ang dami na din ng mga accounts and stories of the dying people being greeted or welcomed by family members who passed on. Sabi nila, as the dying see less of this world, they begin to see from the world that they will go to. At madalas, may mga kapamilya sila na nakaabang upang alalayan patungo sa susunod pa nating mga buhay. Later this year, ilalabas natin ang isang special mini-series about the afterlife. So hopefully, makukover natin yung mga ganyang topics. Salamat Ali for the San Telmo Society story. Napakarami nating messages na nakuha from the listeners about the recent episodes of the podcast. Kaya we'll be doing a segment I like called The Gamper Shoutout. Let's start on episode 180, SS75, The True Horror Stories of Paul, Kim, and Jehan. Sabi ni _ReefX. Hi po, Kuya Earl. I find your podcast and voice so relaxing despite the horror content. I got excited about the story you want to write too, hoping to read it soon. Uy, thank you, ReefX. Sana magawa ko yun. Sana ma-record or masulat natin yun. And kapag sinulat yun, sana mapagkakitaan. Sabi naman ni Achi, this podcast is tough. Love it, bro. Uy, thank you, bro. Radioactive says, listening to this episode while at work po, Campmaster. It's not loud, pero I still do it. Nakaka-addy kasi. Hopefully, hindi ako mahuli. Huli, pero hindi ko daw. Huwag ka mag-addict. Bawal yun. Sabi ni Jones J, ang ganda ng plot ng story mo for Mebuyan Campmaster. Please turn it into a published story. Also, add Lumabat in it. Maybe add a chapter or chapters wherein it revolves to Mebuyan and Lumabat's war or conflict. Dami namang inuutos ni Jones J. Joke lang. Hindi ko pa nga matapos yung kay Mebuyan. So, baka pag tumigil na ako siguro sa pagpa-podcast, makakapagsulat ako. Baka feeling ko ganun. Kasi, syempre yung una kayong podcast kasi mas marami nakikinig, maraming hindi pwedeng pabayaan. So, baka pag matanda na ako, kaya ko pa mag-podcast. Yan. Prince Breyer says, Campmaster, please do a segment or an episode about the popular book in the early 2000s, True Philippine Ghost Stories. Maybe your top 5 or 10 favorite stories. Very nostalgic kasi and scary. Okay, this is a good suggestion. Pero to be honest, hindi ako nakapagbasa ng True Philippine Ghost Stories kasi natatakot ako lang. So, siguro pwede na ngayon. Hanap ako ng copy. Jess Mangali says, Campmaster, bakit naman naging fill up yung accent ng Tagalog mo dito? I enjoyed it, nevertheless. Anong sinasabi mo? Hindi ako fill-in. De, joke lang. Sorry, Jess. Minsan lumalabas din talaga. Lalo na pag maraming L yung word. Doon ako nahirapan. But, Tagalog yung gila natin. So, minsan nakakasuya din talaga ng English. Okay, moving on. Inang X-Ray na says, naku, Campmaster, ituloy yung ginagawa mong story. Thank you. Isa na naman pong walang pangalan, pero babasahin pa rin natin yan because we like a challenge. Sabi ni 215C6BTFTER7WAP3MEVDQZOHA. What if gawa ka ng kwentong isang kalalawang hindi naligo sa batis? Dala niya lahat ng ala-ala niya sa kabilang mundo at nakahanap siya ng paraan para bumalik sa mundo natin. Actually, that's a clever idea. Maraming salamat sa iyo. 215, hindi ka na ulitin yan. Thank you so much. That's actually a very clever idea.
that's it for Camper Shoutouts. Kung gusto nyo din ma-shoutout, all you have to do is comment for on our episodes via Spotify Q&A section or mag-comment ka lang sa post natin sa Facebook. Simple lang, di ba? See you next shoutout. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Pagkatapos ng episode na ito ay pwede kang sumali sa kwentuhan natin by going to Spotify Q&A portion ng episode na ito. All you gotta do is go to Spotify and click on our episode. Doon sa ilalim ng show notes, meron dong small portion for Q&A. Ang tanong niya lagi is ano ba ang tingin mo sa episode na ito? And then all you gotta do is just type your comment. And doon nagsashare yung mga kasama nating campers ng kanilang mga thoughts about the episode. Just remember to be kind whenever you share your thoughts dahil ang podcast na ito ay mananatiling safe space for everyone. Kung gusto mo namang suportahan ang show by giving monetary tips, you can do that by joining Patreon. Yan yung mga sites kung saan naglalagay ako ng mga extra content for the podcast listeners when I can. Kung may access ka naman via GCash at alam kong meron ka, you feel like helping and creating these episodes, bigyan mo ako ng tip. Kung gusto mo lang naman, pwede mo yung gawin by checking the episode's show notes. Doon mo makikita yung GCash number natin. At pwede mo rin ako i-text, pero baka hindi lang ako makasagot. pwede ko magpwede lang GCash, pero wala na akong inaasahan. Laging flop yan sa mga GCash. Konting-konti lang yung nagpapatulong. Walang nagmamahal sa akin. Kawawa naman ako. Ayun, panghuli, kung may kwento ka naman at gusto mong ibahagi sa ating camp, ay pwede mong isend yan sa campfirestoriesph@gmail.com. Pwede ka mag-send ng recording ng voice mo. Pwede ka rin magsulat ng email. Pwede kang bumate kung gusto mo. Ipapasahin natin yan sa mga susunod na San Telmo Society Radio episodes. Again, the email for you to send is campfirestoriesph@gmail.com. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita tayo muli sa susunod na episode. Ako si Earl, at ito ang San Telmo Society segment ng Philippine Campfire Stories. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.